ang news flash na ito ay hatid sa inyo ng BMEG Super Inahin. BMEG Premium Super Inahin na. Ito ang DZIU 990. Magandang umaga, narito na ang mga balita na kapagtala ng magkakasunod na may kalakas ang pagyanig sa bayan ng San Joaquin sa Iloilo. Ayon sa FIBOX, alas 8:20 ng umaga na itala ang magnitude 4.5 na lindol sa layong 13 kilometers southeast ng San Joaquin, 11 kilometers ang lalim ng lindol at tektonikang origin. Naitala ang sumusunod na instrumental intensities, Intensity 2 sa Bago City at Sipalay City, Negros Occidental, San Jose City, Antique, Intensity 1 sa Iloilo City at sa Valderrama, Antique. Makalipas lang ang ilang minuto o ganap na alas 8:32 na umaga, naitala naman ang magnitude 4.4 na lindol sa bayan pa rin ng San Joaquin. Ang epicenter ng lindol ay sa 20 kilometers southwest ng San Joaquin. Naitala naman ang sumusunod na instrumental intensities, Intensity 2 sa Sipalay City at San Jose City, at Intensity 1 sa Bago City, Sebaste at Valderrama, Antique. Ang ikatlong pagyanig naman ay mayroon ding magnitude 4.4 na naitala 8:41 ng umaga. Nakapagtala din ng instrumental intensity 1 sa Bago City at Sipalay City, Negros Occidental, at sa San Jose City at Valderrama sa Antique. Pawang hindi naman inaasahang magdudulot ng pinsala ang magkakasunod na lindol. Nagpositibo ang 116 pang pasyente sa COVID-19 sa bahagi ng Western Visayas. Ayon sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, umakyat na sa 14,193 ang mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 3,028 sa nasabing bilang ang active cases. 76.19% na mga kaso ng COVID-19 ay pawang asymptomatic. 250 na pasyente naman na ang gumaling, kaya 10,818 na ang total recoveries sa Western Visayas, habang umabot naman sa 347 ang bilang ng mga nasawi sa rehiyon. Namataan ng mga residente sa baybayin ng Simunul, Tawi-Tawi ang isang buwaya na may habang 18 feet. Ayon sa netizen, si Grace Nuka na kumuha ng mga larawan. Isang mangingisda sa barangay Bakong ang nakakita sa buwaya. Nagtulong-tulong ang mga residente para makuha ang malaking buwaya. Dinala ito pansamantala sa Papa Bulls Park. Magugunitang ang buwayang si Lolong, ang pinakamalaking buwaya na nahuli sa bansa na may habang 20.24 feet. Nakapagtala pa ng record sa Guinness si Lolong bilang largest saltwater crocodile in captivity. Taong 2013, pumanaw si Lolong. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Donna Dominguez para sa Bayang Nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ang news flash na ito ay inihatid sa inyo ng BMEG Super Inahin. BMEG Premium Super Inahin na. Good Morning Inquirer with Ben Macaranas and Ira Panganiban. Balik po tayo sa Good Morning Inquirer headlines alas 9:25 in the morning ang ating oras. Ako pa rin po si Den Macaranas hanggang mamaya 10:30 ngayon pong umagang ito ng Friday. Biro nyo, ganun-ganun lang. Ano, naitawid po natin itong linggong ito ng buong buo. Ayan, hari na waho, enjoy natin yung ating weekend. At tinitingnan ko yung mga malalaking mga balita na abangan natin sa maghapong ito. Ang presidential anti- Corruption Commission, tama ba ako? PACC, meron hong ulat sa bayan later on at 12 noon. Budget naman ho ng BIFAR, Department of Agriculture, ang nakasalang ngayon dyan po sa Kongreso. Budget deliberation pa rin. Sa Senado, sa ano ho ito? Sa Senado. Teka ha? Plenary deliberation on 2021 national budget sa Congress, ang nakasalang huli later on ay ang Department of Foreign Affairs, ang Department of Budget and Management, pati na ho yung sinasabing mga attached agencies sa nasabing mga kagawaran. Ang Philippine Educational Exchange, meron ho silang press conference later on via Zoom. Teka, ang daming nag-message sa akin. Ano pa?
Ano pa mga malalaking mga balita today? Meron din ho tayong siyempre yung regular na laging handa briefing 11 in the morning. Ang DND budget nakasasarang din ho sa budget deliberation later on dyan po sa House of Representatives. Ang Department of Health, meron ho silang morning briefing 10:30, nakischedule ho yan mamaya. Sa Kongreso, tabayan din ho natin yung tinatawag na turno in contra speech. Ito ho yung sagot nila dun sa talumpati ho ng bagong House Speaker. Minority ho magdi-deliver niyan bago ho ang sesyon or during the session, which starts at around 3 p.m. ano ho. Inaasahan din ho natin ngayong Friday ang pagpabasa ng second and third reading para ho sa approval ng 2021 budget, dahil magbe-break na rin ho ang mga senador natin. I think November 5 ang balik nila. Ngayon yung huling araw ng pasok. So unless magkaroon din ho sila ng special session para ho mapadali yung pagpapatibay dito sa ating pambansang budget, which is yun po yung prioridad ngayon ng administrasyon. Kaya nga sabi nila dapat magkaroon tayo ng sufficient time para ho ma-deliberate sa mababa at mataas na kapulungan at may iabot sa pagtatapos ng taon yung ating budget. Bakit? Eh, importante ho yan kasi dami nating mga proyektong kinakailangan gawin. Maliban ho sa infrastruktura, nandyan pa rin ho siyempre yung kampanya kontra ho dito sa COVID-19 at yung pang naging epekto nito sa ating ekonomiya. Nakita ho ninyo, iniulat ho kahapon ng Banko Sentral ng Pilipinas dito ho sa third quarter ng taong kasalukuyan, bumaba na ho ng 4%. Yung remittances, huwag yung lalanglangin, malaking bagay ho yung 4% na yan, dahil kailangan ho natin ng dolyar, sabi nga, di ba? Ang dami hong ginastos ng gobyerno, sunod-sunod yung ayuda, tapos yung paniningil ho ng buwis, medyo nabalang, totoo naman, di ba? Marami pa rin ho sa atin, hindi nakapagbayad ng income tax dahil nga ho nagkaroon ho ng lockdown, ano pa? Yun ho mga regular na binabayaran nating mga loans, yung sinisingil ho ng Pag-IBIG kung meron kayong housing loans, yung sinisingil din ho ng Pag-IBIG, ano pa ba, SSS, GSIS kung meron ho tayong mga loans, yung contribution, hindi rin ho nakapag-rebate yung maraming kumpanya. At syempre maraming mga negosyo ho yung hindi pa rin nagbabayad, pati ho ang LTO, di ba? Marami ho mga sasakyan ang hindi pa rin ho nakapagpaparehistro up to now. Bakit? Natatakot pang magpunta sa mga matataong lugar yung ilan sa ating mga kababayan. Hindi ho natin masisisi, nag-iingat ho sila, di ba? Kung pupunta ka sa testing center ng LTO, matao. Ang sinasabi ni Ira, meron na rin hong online schedule. Pero ang problema, laging down, naka-down, di ba? Bagsak yung kanilang server, kaya napakahirap din ho mag-schedule. Marami rin hong mga ano pa ang humihirap na magbukas na ngayon, katulad ho ng mga malls, napayagan na sila mag-extend ng kanilang operating hours. Mga sinihan, dito sa amin meron na magbukas ng, ewan ko, sa Linggo yata magbubukas. Pero ewan ko kung ilan lang ho yung kakasya, dilugi rin, di ba? Ang sinihan ho talaga, hindi naman na kumikita mulat-mula itong pagpasok ng taon, maliban na lang kung talagang maganda yung pelikula, di ba? Bakit? Ang dami na akong kalaban eh. May online, di ba? May video streaming na tayo. So, nakaka-access na tayo. Ang pinapanood na lang talaga sa sine yung mga bagong pelikula. And of course, kung gusto mo mag-enjoy sa malaking screen. Pero, di ba? Mababa na eh. Hindi ho katulad nung 90s. Naalala ko yan kasi nung nagtatrabaho ko sa isang FM radio station. Linggo-linggo, meron kaming premiere night. Minsan tatlo sa loob ng isang linggo. Kasi aktibo ho yung mga production outfit that time, di ba? Yung Seiko, Viva, Riga, Lockhart, ano ba yun? Yung sa ABS-CBN, di ba? Linggo-linggo ho, may pelikulang bago. At pabonggahan ng mga premiere nights dati. Ngayon, makikita na lang ho natin na medyo nabubuhay yung po ating local film industry kapag 1 ng Disyembre. Pero ewan ko ho ngayon kung paano ho magiging sistema yung Metro Manila Film Fest, di ba? Yun na lang. Other than that, yung Manila Film Festival binuhay nila, pero hindi rin ho ganun, ano yun eh, June or July. Hindi ho ganun kasigla. I mean, di ba? Pero nagbukas na raw yung po ilang mga sinihan. Yan ang magandang balita. Mamaya marami ho tayo pag-uusapan pang mga issues later on. Medyo slow down lang tayo dahil Friday naman.
medyo relax na tayo ng konti habang tayo ho ay naghahanda para ho sa ating weekend. Ha? Alright, magbe-break muna kami. Sandaling-sandali ho, 9:31 ang ating oras. Good Morning Inquirer with Ben Macaranas and Ira Panganiban. Crunch ng Graham Crackers match with yummy cream cheese filling. La Pasita Graham Cracker Sandwich. Palit ko yan sa Ninja Star ko! No thanks. Ito ang kakaibang baon. La Pasita Graham Cracker Sandwich. Mayro ka bang high blood sugar at fatness problems? Ang pagkain ng too much sugary food requires extra secretion of insulin upang makapagbigay ito ng sugar molecule sa cells. Paglipas ng panahon, ang hindi sapat na insulin secretion upang magkaroon ng sugar sa cells ay maaaring magresulta ng maraming sugar na manatili sa dugo. Ang mataas na sugar sa dugo ay sa larin ng maraming mga cancers. You are suggested to use the comprehensive Diavmate formula with 6 effective blood sugar reducing ingredients. Just 2 to 4 pills a day. 2 to 8 weeks, blood sugar level will be reduced effectively after 60 minutes, 90 minutes, and 120 minutes. Mabisa ito sa parehong type 1 at type 2 diabetes. Call and order now! Easy Shop Asia, making life worth living. Simula ngayong Enero, taong 2020, panoorin, pakinggan ang sabayan ng Inquirer 99D sa multiple broadcast platforms, Free TV sa UHF Channel 31. Para sa cable TV, mapapanood na kami sa Sky Channel 72, Destiny Channel 72, at Cable Link Channel 4. Sa Digibox TV Nationwide, mapapanood kami sa Beam TV sa Mega Manila, Baguio, Naga, Cebu, Iloilo at Davao. Sa smartphones, available kami sa mobile app na Radyo Inquirer. Online at streaming media sa pamamagitan ng Facebook, YouTube at aming mga websites. Kabilang dyan ang radio.inquirer.net at inquirer.net. At sa AM Radio DZIQ 990 kHz. Bagong taon, mas malawak na broadcast. Balansing pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Inquirer sa radyo, UHF Free TV, Cable TV, Digibox TV, mobile app sa smartphones at online streaming. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Morning Inquirer with Ben Macaranas and Ira Panganiban. Good morning! Anong oras na? Alas 9.35 po. Yan po ang ating oras dito pa rin sa GMI Good Morning Inquirer. Paalala ko lang ho sa ating mga suki, napapanood din po tayo ng sabayan. Kung meron mo kayong servisyo ng cable, Channel 72 sa inyo hong Sky at Destiny Cable, Channel 4 sa Cable Link. Ngayon, kung wala, pwede rin naman. Ano lang ho ninyo, itutok nyo lang or hanapin yung UHF TV Channel 31, free channel ho yan kahit wala ho kayong cable connection. Okay, doon naman ho sa mga mahilig na manood at laging online, pwede ho kayong dumutok sa YouTube, pamamagitan po ng Inquirer 990 TV para hindi ho kayo nauli sa mga balita, pindutin ho ninyo yung notification bell. Kung meron naman ho kayong ABS-CBN Black Box, pakihanap po ninyo Radyo Inquirer 990. Yan. Yan. Madali lang. Oh, ganun din ho sa GMA for the box. Facebook, medyo minsan nandiyan kami pero madalas wala. Nandiyan na rin naman. Good Morning Inquirer Headlines. Pakihanap po ninyo.
Alas 9.36 na ho ang ating oras. Meron ho tayong balita, lalo na yung mga taga Marikina, meron hong inilunsad na proyekto ang pamahalang lunsod ng Marikina. Ayan, para ho sa paghahanap dun sa Tinaguri ang public enemy number one ng lunsod. Totoo yan. Diba? Tulong-tulong, pwede ho ninyong hulihin at hanapin yung public enemy number one kung gusto ninyong tumita. Initially, meron hong inilabas na reward. 50,000 pesos. Sasabihin ng iba, mura. Madali lang naman hulihin yung public enemy number one ng Marikina. Ito ho yung mga daga. Daga. Yes, rat. Ang sabi ho rito sa kampanyang kampanya kontra lepto, daga mo palit cash program. Yan. Ito ho yung proyekto ni Vice Mayor Marion Andres. May ini-start na ho or sinimulan na ho itong kampanyang ito. Paano kikita kanyo? Huli kayo ng tatlong daga. Ano, si Rose, taga Marikina si Rose. Huli ka ng tatlong daga, Rose. At yan ay babayaran ng 400 pesos. So kung meron kang 6, 800, kung makakaisang tama ba ako, kung siyam o the additional 400, ba maganda, no? Oo. Pag naka-1,000, ka, meron kang 1,600. Ayun lang ang bayaran. Bakit kanyo? Panahon na raw kasi ng tag-ulan. Kaya itong City Environment Management Office, sinasabi nila, panahon na para magtulungan tayo kontra ho rito sa leptospirosis. Alam mo ninyo yung ano, napaka-paminsala ho niya, di ba? Napaka-dami hong bakterya ang dala ng tubig baha. Hindi lang ho yung mga wiwi ng daga, wiwi ng tao, di ba? At kung ano pang mga hayop. At syempre, pagka nakagat ka pa ng daga, yung rabies, di ba? Nakakatakot to. Alam niyo bang dito ho sa Metro Manila, there was a time na yung pong leptospirosis talagang halos itin. Nagkaroon ng outbreak. Kalimutan ko na kung saan bayan yan. Kasi nga, lungsod dito sa Metro Manila. Kasi nga ho, sa dami ho ng mga nadali, dito ho mga dumi ng daga. Lalo yan, lalo ho tumataas yung bilang yung mga yan kapag panahon po na tag-ulat. Mm-hmm. Doon sa probinsya, iba, baka sabihin nyo, iba ho yung dagang bukid. Sa daga dito ho sa probinsya, sa Metro Manila. Yun naman ang kinakain doon yung mga halaman, palay. Pero sabi ng iba, daga pa rin yun. Sa ibang lugar, hindi kasi ho yun. Di ba? Dagang bukid ang tawag. Saka iba ho itsura. Iba itsura. No? Ayan, nandiyan ho sa ano yan, sa Marikina City. Alright. Mm-hmm. Doon naman sa mga mahilig sa palaman, at mga nagluluto ng mga tama ba ko, kaldereta sa kaminudo, ano, nilalagyan ng beaver spread. Ito hong sikat na palaman. Palaman ang tawag dati. Beaver spread. Yung pong Rino. Ngayon nakakuha na ho ng Certificate of Product Registration, yung CPR. Yan po ang pinupirma ng Food and Drugs Administration. So po pwede na ho itong ibalik at gumawa sila at maibenta ho sa merkado. Noon ho nakalipas na buwan, nagpalabas ho ng panawagan ang FDA na i-recall ito hong Rino dahil wala ho silang certificate. Di ba? Wala ho sa Food and Drugs Administration pero sila ho ay nakakuha na. Tapos nakakuha na rin ho sila ng LTO. Ano yung LTO? License to Operate bilang food repacker. Ayan. So tuloy-tuloy na ho. At wala nang aberya dun ho sa mga naghahanap ng Rino Liver Spread. Yun ho ang magandang balita dyan. Commercial lang tayo ng konti para naman ho dun sa mga suki nila. Ayan. Mm-hmm. Oras ho natin, alas 9.41. PhilHealth. Balikan ho natin ang issue ng PhilHealth. Nag-sorry ho ang PhilHealth. Pagiging pampangan tuloy. PhilHealth sa Philippine Red Cross dahil doon sa kanilang utang. Itinigil ho ng Red Cross yung pagkakanda po nila ng ano di ba? COVID test na babayaran supposedly ng PhilHealth. Dahil ang utang ho ng PhilHealth sa Red Cross ay umabot na ho sa 903 million pesos. Yun daw hong delayed of payment ay kabilang ho sa mga pinag-aaralan ngayon. Bakit anyari? Sabi hong ganyan, nung mamang bihirang ngumiti. Ito hong si PhilHealth President at Chief Executive Officer
Dante Giran. Meron na ho siyang ginawang ihiwalay na investigasyon maliban pa ho sa mga nawawalang pondo ng PLL. Siyempre, ibig sabihin, hindi nabayaran, baka naman napunta kung kanilang bulsa. Diba? Ayaw natin mag-conclude agad, pero bakit hindi binabayaran? Ayan. Kaya inuurong na rin ho ni Red Cross Chairman Dick Gordon yung pong sabi nila, pansamantala ihinto muna namin yung operasyon ng aming mga swab center dahil hindi kami binabayaran ng PhilHealth. Nauna na ho rito, sinabi ng PhilHealth na nagbayad sila sa PRC ng 1.6 billion pesos para ho dun sa ginawa nilang 400,000 test. Kasama na raw yun. Ano nga pala? Magkano ba ang swab test ngayon? Meron nung mga nananawagan kasi, lagyan ho natin ng ano, parang ano, di ba? Parang bumibili ng produkto, may standard retail price. O kaya meron hong bracket. Let's say, for example, 1,000 hanggang 2,000, yung ganon. Kasi yung iba raw masyadong mataas. Ang sabi naman ho ng ilang mga pharma firm, depende ho yan sa tatakbo or brand ng swab test kit na ginamit. Meron palang mamahalin, meron yung ano lang, mas mura. Parang gabot din, di ba? Meron hong mas mura, pag bumili kayo, di ba, sinasabi niyo, meron bang... kasi sa reseta nakalista yung generic name. So meron mga generic brand na higit na mas mura kaysa hudo sa ginagawa ng mga sikat at malalaking mga pharmaceutical firm. Pero efficacy ng mga gamot na yan, kay mura o mahal, dapat pareho lang, di ba? Kaya nga ho meron tayong Food and Drugs Administration. Tinitingnan nila, halimbawa yung paracetamol, pag sinabi bang 250 mg or 550 mg, sapat ba yung bilang na nakukuha ho ng pasyente? Yan, may mga ganon. Kasi, maalala ko dati, ang press release o pinapakalat na balita ng mga pharma firm, lalo na ho dun sa mga kapsula at sa mga tableta, na hindi mo yan. Kaya mura yan. Gaw-gaw lang naman yan. Diba, may mga ganon tayong naririnig dati? Kumbaga sa mga pagkain, kung bumibili ka ng mga processed food, diba? Or extenders yan. Parang gano'n ang sinasabi nila. Ha? Nilalait nila. Lalo na yung mga gamot na galing ng India, ng China. Kasi doon mura eh. Diba? Lalo na yung mga Indian-made na mga gamot na ipinapasok dito sa atin, bulto-bulto. Tapos nire-repack. Totoo yan. Pagdating dito, may mga brand kong gano'n. O-order sila ng maramihan. Tapos dito na lang nilalagay dun sa ano, sa tawag dito doon sa container or doon ho sa ano nga tawag dito, mga blister pack, kung yan po ay tablets or capsules, ganoon po ang nangyayari, mas mura, tutubo lang ng konti. Whereas kung binibili raw sa malalaking mga drugstore, na usually ang kapartner nila ay mga malalaking mga pharmaceutical firm, medyo mahal, di ba? Kasi unang-una sa doktor pa lang eh, di ba? Yung mga med-ref, nakikita ho ninyo, di ba? Pag nagpapunta kayo ng mga clinics, naghihintay sila sa labas. Sila ho yung marketing personnel ng mga pharmaceutical firm para ho i-endorse sa mga doktor na kapag ka meron kang pasyente na ganito yung gamot, meron kaming bago rito, di ba? Minsan may palibre pa yan, di ba? Palibreng training, palibreng abroad. There was a time sinasabi pati chicks libre. May mga ganun, di ba? Kaya nung araw yung mga reseta ng doktor, makikita ninyo ang ginagamit nilang reseta mismo yung galing pa sa mga, wala nang ganun, nahihiya na mga doktor ngayon. Meron na silang mga sariling reseta na may tawag dito, may letterhead nung kanilang clinic, contact number nila, etc., etc. Kasi di ba nung araw masyadong obvious eh, di ba, na alam nyo na nakalagay galing sa ganitong pharma firm. Tapos yun yung irereseta sa'yo. Pero ewan ko lang ha. Ano nga ba nangyari doon sa kampanya ng gobyerno doon sa mga doktor na hindi nagbabayad ng buwis? Totoo yan. Napansin ko lang eh. Galing kami sa doktor the other day. Di ba? Wala bang reseta to? Wala ho eh. Nakailang si Doc, pasyente ng araw na yun. Walang resimo. Wala na talaga nag-i-issue ng resimo. Yung mga clinic. BIR, total, nag-aanap kayo ng cash.
nag-aarap din ng Pangulo ng pera o pambili ng bakuna, ay baka pwedeng silipin ho ninyo yung mga propeta. Unfair eh, di ba? Yung mga lawyers, mga engineers, nagbabayad naman yung iba, pero marami yung hindi, di ba? Doktor, lalo na. Kayo ba'y nagpagamot na inisyo kayo ng resibo? May sabi nila, pag nag-issue kami ng resibo, baka tumaas ang singil namin. Neck-neck niyo, di ba? Paano tataas? Ibig sabihin, ipapasa ninyo sa amin yung babayaran ninyong buwis, di ba? Minsan ganun eh. May mga doktor ako hindi rin believe eh. Reseta ng reseta, ewan ko kung tama naman. Kaya iba pa rin yung mga kakilala ninyo. Ha? Maraming doktor rin mukhang pera talaga. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Marami, lalo na yung mga bayani natin, yung mga frontliners. Yun, doon ako bilhin. Pero yung mga nasa clinic-clinic, ewan ko. Good morning! Happy birthday kay Lisa Cosare Ebarbia ng Lumban, Laguna. Ayun, pagbati galing ko kay sa kanyang pinsan na si Raul Cosare. Ma'am Lisa, ang sabi ni Kuyang Raul to follow na raw yung kanyang regalo. Ayan. Ipadadala daw niya, ipakukurier daw niya asap pag natanggap na niya yung sweldo. Ayun. Diba? Ganun ho. Ganun sa mga nagdiriwang ng... Marami akong mga kakilalang may birthday today, by the way. May listahan ako eh. O nga, puti pinaalala ninyo, ha? Sa mga nagdiriwang ho ng kaarawan today, nako, yung may-ari ng Sabon Depot. O, diba? May malaking tindahan ng iba't ibang uri ng sabon. Ito hong kaibigan ko na nagdiriwang ngayon ng birthday. Si Melanie Zambrano. Ayan. O, sabong panlaba, conditioner ng damit at iba pa. Ayan. Si Ating Rina Gonzalez, sama nagdiriwang din ang kanyang birthday today, ha? Diyan sa May Kawayang, Bulacan. Ganon din si Mary Jane Boncudin, si Kuyang Carlos Amparo, happy happy birthday sa iyo. Si Nancy Esquerra Francisco, nasa US ito, happy happy birthday. Ganon din kay Noemi de la Cruz, Santa Cruz Vega. Ayan. Happy happy birthday. Si Kuyang Tim si Ada, Tirmisi Ada, happy birthday Kuyang, ha? Apollo Magabo. Ang dami pa lang nagbe-birthday. Kahapon si Joel. Uy, Kuyang Joel, ha? Makaranas. Happy, happy birthday. Ganun din kay Kuyang Henry Acuña. Ayun, ilan ho yan sa mga kaibigan natin na nag-birthday. 3 days ago, yung kaibigan ko dyan sa Quezon City Hall, si Kuyang Ares Gutierrez, sa Office of the Mayor, ay nag-birthday din. Kuyang Ares, tatahi-tahimik ka. Bukas naman, ay birthday ni Kuyang Orly Trinidad ng BCBB. Ayun, happy birthday, Orly. At ganoon din si Romel Balasbas, yung dati naming kasamahan, na ngayon ay nasa BCBB na rin. Alright. Ayun, sila ko yung mga nagdiriwang ng mga kaarawan today. Ari na way, hambalusin kayo ng higit na pagpapala. Huwag ninyong kalimutang magpasalagong buhay na ipinagkalob sa inyo ng Diyos kayong pong taong ito. Si Ira Panganibang kapon, kita kami. Nakaraon eh. Ang daming handa ni Ira kapon. Dumaan ako eh. Bago ako pumasok dun sa isa kong trabaho, malapit lang naman doon. Diyan sa May Circle. Dumaan ako pinaan. Ako, dami. Napusog ako. Siguro hanggang ngayon busog si Ira kaya wala pa. Naparaming kanin. Sige ho. Sa Kongreso, ewan ko ha, si dating loudspeaker Alan Peter Cayetano, ingay pa rin eh. Sabi niya dati, di ba, nangako siya kay Mayor Duterte, kay Tatay Digog, yung tawag nila eh. Natutulog siya sa budget deliberation, mula nung napatalsik, hindi pa ho nakikita kay sa Zoom, ha? Ito hong si former loudspeaker Alan Peter Cayetano. Ayan. Kaninang umaga pala, congratulations sa Presidential Communications Operations Office, PCOO. Dahil alas dos ng madaling araw kanina, pinost ni ASIC Chris Ablan, nakalusot na rin ho sila dyan sa Kongreso. Kumbaga ho, na-approve na ho sa Congress yung budget ng PCOO. Ayan, marami-raming ahensya rin hong nasa ilalim ng PCOO, di ba? Nandiyan hong ang PTV4, ang APO Production, National Printing Office, ano pa? Philippine News Agency, Philippine Information Agency, among others, ha?
Ayan. So, kaya yung mga nandiyan sa mga ahensya na yan, eh, konting kinot na lang, eh, pirmado na yung budget, hihintay, lalo na yung mga umaasa na magkaroon ng increase. Sa totoo lang ho, mas maliit hindi hamak yung kita nila kumpara ho sa mga private firm. I'm talking ho, I'm speaking on behalf dun sa mga ordinaryong mga empleyado. Mabuti na lang yung mga nakapwesto ngayon, nakita yung inyong kalagayan. Kaya ako, sasabihin ko na sa inyo, meron hong magandang balita na naghihintay sa inyo dahil yung inyong salary somehow ay matadagdagan next year. Totoo yan, nakita ko eh. Natrinabaho po ng mga taga PCOO na ma-increase, lalo na yung mga taga PIA, Philippine News Agency at PTV4. Ayun, mabuhay kayo. Ayan, salamat, salamat to, ha? 9:52 ang oras natin dito pa rin sa Good Morning Inquirer. Ano pa ba mga malalaking mga balita? Tinitingnan ko ho kasi online kasi mas mabilis ho ito eh kaysa doon sa traditional media, di ba? Yung sa traditional media mapapakinggan ho ninyo or mapapanood mamayang gabi pa. Sa TV, sa radyo, yan, medyo kasabay ho yan ng online. Sa San Juan City, nagkaroon po ng inspeksyon kanina si Mayor Francis Zamora. Sa sarado, mga cemetery ho natin ngayong pong panahon ng Pundas. Ano pa? Nagkaroon din daw ho ng rally kanina ang ilang National Food Day pa na ngayon. Kaya may mga manggagawa rin ho na nagsagawa ng piket dyan po sa harapan ng Dole NCR. Dyan po yan sa Intramuros sa Maynila. Ayun. Kaya pag nagra-rally, yung social distancing nawawala. Sana kahit nagra-rally kayo, yung pwersa, yung pwersa, yung distansya, panatiliin po natin. Ngayong araw na ito, ang libing ho ni Baby River. Ito ho yung anak ng political detainee na si Reyna May Nasino sa Manila North Cemetery. Naalala pa lang. Medyo bibigyan pa lang ng konting pansin itong issue ito. Dahil namatay, di ba? Habang nakakulong ng anak, nahuli yung aktivista. Inaalala ko kahapon, nakita ko na naman eh. Noong 2017, may inambush din na mag-anak. Yung New People's Army, somewhere in Bukidnon. May namatay ho na bata. Wala hong ginawang investigasyon ng Commission on Human Rights dun eh. Tapos dito ngayon, ang ingay natin, yung Free Legal Assistance Group, yun din ho yung mga tumutulong doon sa ibang human rights victim, pero kadalasan ang mga pinaglilingkuran nila, with all due respect doon sa mga natulungan, okay lang. Pero karamihan sa mga tinutulungan nila ay mga miyembro rin ho ng CPP-NPA, di ba? Yung mismong mga abogado, hindi man lahat, pero marami dyan, yung abogado rin ni Joe Masison. Alam naman natin to. Alam naman natin. Natatawa na lang ako rito kay dun sa kay Attorney Olalia. Mukhang siya na lang hindi alam eh. Kaliwete siya, pakilala niya. Pero, alam mo naman yung pogi eh, kung sino ka eh. Di ba? Kaya masabi ko nga, mas believe ako dun sa mga kadre, alam niyo yun? Yung mga tunay at nagpapakilala ng miyembro ng CPP-NPA na nakikipaglaban lang sa bayan kesa doon sa mga militanteng kaliwete na nagtatago lang sa likod ng kanilang mga Facebook, Twitter account okay, nagtatago doon sa likod ng kanilang mga placards bilang mga militanteng, mga individual. Hindi, wala ka bilib-bilib din sa mga yan. Kung pula ka, pula ka. Kung warrior ka, period. Ganun yan. Hindi yung susundot kayo tapos magtatago ka. Hindi, civilian ako eh. Nek-nek niyo. Ayaw kayo na lang nagbubulahan. Pati yung mga rally na yan, Diyos ko naman. Naalala ko nung araw, pinag-aawayan ng mga ano yan eh. Nung mga party list representative dati, yung pondo. Hindi yung pondo kung sa pondo rin sa rally. Dahil alam naman natin na talagang, sabi nga ni, hiramin ko lang yung salita ni Vice President Lenny Robredo, well-oiled mechanism. Sagana sa langis, nagmamantika. Ayan, ganun ho. E tignan nyo yung mga ano natin, yung mga party list, diba? Mga anak nila nag-aaral sa abroad. Kung dito man sa Pilipinas, tulad ni Teddy Casino, nandiyan sa mga exclusive schools, pero noon ka na pinasama nila doon sa kanilang adhikain.
ang lagi nilang paliwanag, may sariling isip yung mga anak. Yun na nga eh, di ba? Yung mga ibang estudyante, lalo na sa mga pampublikong kolehiyo, ha? Sila yung hinihikayat ninyo, ipinamumukha ninyo kung gaano kahirap ang bayan, na kinakailangan sumama sa armed struggle para pabagsakin ang gobyerno, para manaig kayo. Eh mismo yung mga anak ninyo, hindi ninyo makumbinsi. O kayo mismo sa sarili ninyo, ayaw ninyong kumbinsi, dahil alam ninyong pera-pera lang yung pinaglalaban. Ayan, di ba? Kayo ba bibili ng pintura para sa sarili, mula sa sarili ninyong bulsa para ipong pintura dyan sa mga dingding ng MRT, LRT, at iba pang mga pader ng may pader kung kayo nagrarally? Sige nga. Siyempre hindi. Lahat po yan may budget. Di ba? Pati yan na pinag-aawayan nila dati yan eh. Yung pondo sa gagamitin sa paggawa ng FPG. Ano? May mga grupo dati na ino-overprice din. Di ba? Doon naman sa mga nasa mundo, di ba? Ang daming commander na rin yung na-wanted dahil tinakbuho yung ano, ha? Yung collection nila ng revolutionary fund nila. Kaya pwede ba? Huwag nyo kami pinagmumukhang tanga dahil alam naman ho namin kung sino kayo talaga. Ha? Yung mga mambabatas natin na nagpapakilap. Makabayan ka no. Diyos ko. Pwede lang kayo pag-uuntogin dyan eh. Di ba? Hindi naman ako galit. Hindi naman. Kaya lang nabubwisit ako sa tuwing nakikita kong para bang sila lang yung may malasakit sa bayan. Di ba? Come on. Di ba? Walang lakuhan. Magbabalik po kami. Sandali lang. Ito pa rin po. Good Morning Inquirer. 9:59 ang ating oras. Good Morning Inquirer. Ben Makaranas and Ira Panganiban. Overseas voting registration for the 2022 Philippine elections is open from December 16, 2019 to September 30, 2021. Bring your valid Philippine passport, and for dual citizens, your original or certified true copy of certificate of retention or reacquisition of Philippine citizenship to the nearest embassy, consulate, mission, or MECO. If you're a seafarer, bring your Philippine passport and seaman's book to the scheduled boating outreach or an akyat barko near you. If you're traveling abroad from April 9 to May 9, 2022, make sure to register before leaving the country so you can vote in overseas voter registration centers authorized by COMELEC and DFA-OBS. Let's continue to strengthen our democracy. It's our right and duty. Register and vote. A friendly reminder from COMELEC, DFA-OBS, Radyo Inquirer, and Panahon TV. We'll be right back.
Morning Inquirer with Den Macaranas and Ira Panganiban. Good morning! Good morning, Inquirer! Ayan, balik po tayo sa GMI, alas 10:02. Ang oras natin, ako pa rin po si Den Macaranas. Ito ang mga nakalipas na mga araw ay patuloy ang pag-uulan. Nung Martes, dalawa ho yung namatay, nalunod ho dyan sa Cebu City. Kahapon, meron hong matalim na pahayag si Cebu City Mayor Ed Labella. Sinasabi niya, palalayasin na raw ho yung mga nakatira sa mga gilid-gilid ng mga malalaking mga creek at ilog dyan ho sa Cebu City dahil sila raw ho yung dahilan ng pagbabaha. Sinabi niya, dahil nagtatapon tayo ng basura na parahan yung mga waterways, nagbaha, meron hong namatay, nalunod. Imagine ho ninyo. Dahil lang ho dito sa baha. Mm-hmm. Di ba? Kaya wag ho ninyong sasabihin, hindi naman kami nagdudulot ng baha. Marami ho yung mga informal settlers natin na kinukonsinti ho ng ilang mga politiko na matirahan, si Bob. O na delikado eh, di ba? Pangalawa, siyempre, yun hong, yung sanitation. Napakarumi, di ba? Diyan na nga kayo nakatira, hindi pa ninyo nililinis yung lugar ninyo. Eh, paano naman? Ayun. Ganun ho yung nangyari. Kaya paaalisin daw ho dyan sa Cebu City. Ngayon, dito naman sa Bataan, meron hong namatay. Nalibing ho ng buhay ang isa sa tatlong lalaking naghuhukay ng fish pond. Yung hinuhukay nilang fish pond, ha? Siyempre, kailangan malalim. Ito, dyan ka pagpapalaki ng mga isda eh, di ba? Eh, bigla akong gumuho. Diyos ko. Dahil tuloy-tuloy daw ho yung kanilang operasyon habang nasa kalakasan ng buhos ng ulan. Namatay ho. Buti yung dalawa ay nahugot pa. Kung hindi ho, eh, malamang eh, nailibing ho sila ng buhay. Marami hong ganyan ha. Yung talagang dahil kailangan ng trabaho, ha? Kala nila maghuhukay lang. Hindi ho nila iniisip ho yung peligro, di ba? Naalala ko may ganyan din nangyari. Ito naman iba, yung naglilinis naman ng Poso Negro ng mall dyan sa may kainta dati, pasintawi sa mga nagmimerienda. Kapag ka hindi kaya kasi nung machine na sipsipin lahat, minsan bumababa. O kaya pag nagkakaroon ng para, yung sabi siya, lalaki ng host nun, di ba? Gahita. Pag nagkakaroon ng bara, binababa mismo ng tao doon sa hukay, tapos ididiklag niya, di ba? Manually. Oo. Sinara raw ho yung, parang tangke ng tubig, may balbo lang nakasara. Sa hindi malamang pagkakataon, may nagbukas, bumuhos lahat yung dumi, di ba? Nalunod ho yung tao. Kaya sabi, pagdelikado ho ng ganyan trabaho. Buhay po di ba? Kahapon ho ay sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agencies kasama pa ho ang ilang mga taga-hukuman. Ito hong 6.25 billion pesos na halaga ng mga drugs na kanila hong nakumpiska. Hinamitan ho ito ng incinerator dyan ho sa Integrated Waste Management Inc. sa 13 Martires sa Cavite. Kung maalala ho ninyo, pinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte yung kagad na pagpuksa sa mga nakumpiskang mga droga. Posibleng ma-recycle daw ho yan eh. Di ba? Para hindi ma-recycle, kinakailangan sunugin na. Meron din hong direktiba sa mga hukuman, 72 hours. Ha? Kailangan masampahan ng kaso at mag-iiwan na lang ng konti bilang ebidensya. Ito po yung nakapaloob sa Republic Act 1965 o yung pong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kahit yung mga droga within 24 hours must be destroyed. Pero yung iba ho, dahil pending sa korte, yung hukuman natin napakabagal, minsan kinakailangan mo pong ipresenta uli yung ebidensya, doon ho nagkakaroon ng problema dahil mula ho doon sa tao dito, doon sa safekeeping, hanggang doon sa pag-deliver, diyan ho nagkakaroon. Baka na-chachane, di ba? Baka nababawasan. Imbis na droga, mamaya ay pinipresenta ninyo yung mababang uri nila o kaya minsan nahaluan na kasi yung napapawasan na yung tunay na laman ng mga nakukuhang ebidensya. Napakadelikado ho niyan. Good morning kay Medio. Sina JR yan dyan sa may pandi sa Bulacan. Happy listening sa inyo, ha? Okay. Ano pa ang mga malalaking mga balita ngayon? 2020
hottest year in history. Oh, sabi ho rito sa report. Mainit ba? Oh, malamig niya. Pero parang bitik, di ba? Teka. Ay, naku. Kahapon ba kaparehas ko kayo na nakaranas ho ng hirap sa pagtawag, pag-text? Hindi na ho yung internet eh. Yung pagtawag sa pag-text. Oh, kahapon mukhang nagkaroon yata ng problema ang smart. Ano? Oo. Oh. Hapon, tanghali pa lang, meron akong tinatawagan, smart din, hindi ako makakontak. Bakit? Walang signal. Tapos yung data ko, bumagsak din. May pinadeliver pa naman ako sa opisina. Alas 4, alas 5, dumating na. Buti, tinawag ako ng guardia, sabi, kanina pa hukuyang yung nasa labas eh. Sabi ko, wala, nagtetext daw. Wala naman ako nare-receive, sabi ko. Ayun, tapos tingnan ko yung cellphone ko. Ba, walang signal. Okay, nasa Quezon City lang po ako kahapon. Ha? May problema yata yung mga ano natin. Yung smart. Hindi ko alam yung sa Globe kasi smart po yung gamit ko. Pakiayos ho yung servisyo ninyo. Ha? Ayon ho rito sa report. Yung pong global temperature ng average ay 60.75 degrees. Natumbas po yan ng 15.97 degrees Celsius last month. Nalagpasan daw ho yung naitalang pinakamainit na naitala taong 2015 at 2016 base ito sa National Oceanic and Atmospheric Administration sa USO ito. Mas mataas daw ho ng 1.75 degrees or 0.97 degrees Celsius ang temperatura ngayon taong ito sa loob po ng 20th century na average. Kabilang sa mga nakaranas ang mas mainit na kapaligiran ay ang Europe, Northern Asia, Russia, at pati na ho ang malaking sakop ng Southern Hemisphere. Ayon ho rito sa report ng NOAA. Bahagi na rin daw ho ito ng tinatawag na global warming. Simula dati sa global warming, ngayon ay global warming. Umiinit ho ang temperatura. So ano ibig sabihin? Yung pong mga yelo natin, tawag ng lolo ko, nyebe. Pag natunaw yan, sa mapupunta yung tubig, natural. Itataas ho yung antas ng tubig. Hindi ko alam kung yan ito bang nangyayari sa atin dito, may kaugnayan na dyan. Then, alam mo ninyo ang Metro Manila, di ba? Ewan ko lang sa inyo, ha? Doon sa mga lugar ninyo, doon sa mga nakikinig. Talagang lumulubog doon taon-taon. Maliban pa rin sa liquefaction na tinatawag. Pumapasok po yung tubig alat daw sa mga baybayin, sa mga lugar na nakapaligid. Napapaligiran tayo ng tubig. Diba? Maaaring totoo. Kasi yung lugar namin dati, dito sa Maykawayan, may lugar yung classmate ko. Meron silang tindahan dati. Pagkwento ko lang, gano'ng kataas. Noong araw, mga limang baitang yung papunta sa tindahan nila bago ko makakyat sa tindahan. Ngayon, mga apat na baitang pababa yung itinambak doon sa kalsada. Sa loob yan ng mga nakalipas na mga 30 or 25 to 30 years. Na doble yung height. Mga 4 feet. Yung taas dati, ngayon, pababa. So, ang naitambak doon sa kalsada nila, 8 feet. Napansin ko nung nadaan ako Naalala ko, sabi ko, nung elementary tayo, bago ka makarating doon sa tindahan, aakit ka ng apat na baitang. Ngayon, pag nandunong ka sa daan, para makapunta ka sa tindahan, bababa ka ng apat na baitang. Malalaki ho yung hagdan na yun. Hindi naman ho ito yung parang hagdan sa bahay. Kasi gilid ang kalsada, so medyo matarik. Ganun ho. So kung 4 feet yung taas para mapantayan mo, tapos malagpasan mo, at ngayon ipababa na, no? Binababa pa rin. Paano natin masasabing hindi? Ang sabi naman ng iba, trabahong tamad, di ba? Walang ginawa kundi magtambak ng kalsada, ito bagay, easy money. Kaya nga sinasabi nila, yung public, isa sa pinakakurap yan, di ba? Binababa lugar ninyo, ang solusyon, tambak. Ayan, ang problema dyan na nawawala ho yung natural na ruta ng tubig pag nagtatambak tayo minsan. Di ba?
ang tendency kapag umulan, hinahabol ho yung taas ng daan. Kasi nga walang malusutan yung tubig. Ganyan din ho yung nangyayari ngayon dito. Halimbawa ko na lamang itong North Rail project ko ng gobyerno. Maganda yung proyekto eh. Pero sa kasalukuyan, ang dami ho nilang pinipirmisyo ng mga lugar. Ewan ko lang ho doon sa mga bandang Pampanga. Pero dito ho sa Malolos, Giginto, Balagtas, Bukawi, Marilao, Maykawayan. Nako, bakit kanyo? Eh, tinambakan eh. Ah, diba? Yung daanan ng release nung araw, yung PNR, hanggang nag-ooperate yan, hanggang nung mga mid-90s, tinambakan ho yung ruta na yon. Then elevated train system ho yung ginagawa. Kaya lang doon sa pagtatambak nila, pati ho yung mga creek, yung mga imbornal, yung daanan ng tubig, inabunan. Eh, saka na raw nila aayusin ulit pag nasimento na. Yun ang paliwanag sa amin. Maghahanap ngayon yung tubig ng daan kung saan pupunta. Sa mga kabahayan ho nagpupunta yung tubig ngayon. Kasi nga, hindi makadiretso makatawid papunta ho ng ilog. Then from ilog, dire-diretso yan. Yung river system ho rito, diretso dyan sa may Ubando. Yung tinatawag po dyan na Binuangan River. Na ang problema rin ho, silted na. Minsan napunta kami dyan, nasa kabilang station pa ako. Ang itsura ho ng ilog, pwede kayong mag-basketball. Sa kayo nakakita ng ilog. Dumadaan lang yung tubig ng pag high tide. Kasi silted, saka tigas na ng burak. Pinaghalong putik na naarawan na natuyo, plus may mga basura. So kinakailangan, hukayin yung part na yon para yung tubig dire-diretso ho sa Manila Bay. Dapat ganon. Ewan ko ngayon kung naisayos na. Pero hindi ho namin mararamdaman yan kasi nga yung mismong water, yung mismong mga creek, inabunan dahil tadaanan daw ho ng train. Kapag ka naisayos na, saka huli bubuksan. Eh, anong klaseng, ano yan, di ba? So for the meantime, yung mga taong nakatira dyan ho sa may gilid ng Riles, maayos na ho yan eh kasi inalis na ho yung mga squatters dati. Di ba? Ayaw nila ng squatters. Mga informal settlers, yan ang tawag nila. Pinalis na ho yan. Kaya lang yun nga, di ba? Nung tinabunan, ang resulta ho ay baha. Nung hung Lunes, kung ako nagkakamali, last week, nako, ang ganda. Yung MacArthur Highway, wala. Di ba? Nung araw kasi, nang madalas nakunan ng mga TV network, dyan sa harapan ng SM Marilao dati, kasi ang baba dyan. Ngayon, wala na. Kasi nga ang ginawa, tinambakan yung daan. So, pagka dumaan ka, tuloy-tuloy na. Pero ang baha, nasa gilid ho, kaliwat kanan, dun ho sa mga iskinita, dun ho sa mga bahay. Kawawa yung mga nakatira dyan. Mabuti naman kung mabuti kung meron ho silang panggastos na tatambak. Yung iba naman, hindi na pwedeng tambakan yung kanilang bahay. Bakit kanyo? Yung pong second floor, mauuntong ka na eh. Di ba? Kaya pagka nagpagawa kayo ng bahay, dapat mataas na mataas yung ano ninyo, ceiling or yung second floor. Kasi kapag ka dumating yung time na kinakailangan yung tambakan yung ground floor, mauumpog na kayo din sa ano, sa sahig ho ng ikalawa palapag. Ganun ho nangyayari. Kaya marami hong bahay dyan, mas mataas ho yung kalsada kesa doon sa sala. Diba? Paano mong ilalabas yung tubig? Lilimasin mo pataas. Ganun ho nangyayari. Totoo yan. Trabahong tamad eh. Imbis na ayusin ho yung daanan ng tubig, bakit ka doon sa halimbawa natin yung Netherlands, mas mataas ho yung water level sa dagat, di ba? Yung sea level kaysa sa baba. Ang galing eh. Na perfect ho nila yung paggawa ng dike, di ba? Na hindi pumapasok dun sa lungsod yung tubig. Ipinapump ho nila palabas. Di ba? Tingnan ho ninyo yung mga beaver, di ba? Mga beaver. Yung mga daga. Marunong ho sila gumawa ng dike. Ganun sana, di ba? Alam ho yan ng mga inhinyero natin, meron hong engineering intervention. Kaya lang ang problema kasi, imbis na pag-aralan minsan, inuuna ho yung madaling solusyon at malaking pagkakitaan, which is yung pagtatambak ho sa mga kalsada natin. Ganun yung nangyayari. Kaya nga sinasabi ko, yung example, yung bahay ng classmate ko ng elementary, totoo ho yan. Bago kami makarating sa akyat kami, pag may mga parada dati, doon kami umuupo kasi mataas eh. Di ba? Ngayon, pababa. So, doble ho yung itinaas ng kalsada. Di ba? Isipin ho ninyo yan. Pwede pa hong,
lumubog yung kalsada na yan. Kasi nga ho, ituloy-tuloy ho yung pagtaas ng tubig. Isa pa yung tulay namin sa Baygawa yan. Yung dati papunta pala yun, kaya nakakatawid yung bangka sa ilalim. Ngayon, hindi na ho kasi yung bangka. Kasi sumasayad na yung tubig sa ilalim ng tulay. Nakita ninyo. Di ba? Hindi na makakatawid yung bangka. Dati, nakakadaan yung bangka sa ilalim ng tulay. Ngayon, hindi na. Kahit yumuko yung driver, sumasayad nga yung tubig eh. Di ba? Paano nang, ano gagawin natin dyan? Nakaisip sila, lagyan ng dike. Parang huli na. Di ba? Siguro dapat yung tubig, I mean yung ilog, pinalalalim. Inaalis yung basura, inaalis yung mga naipong burak throughout the years, at nilalaparan yung bukana papunta ho ng Manila Bay. Nang sa ganon, ayun yung pa-flash out. Hindi ako nagmamagaling, pero yun na nakikita ko eh. Hindi ganon ang ginagawa eh, di ba? Bakit sa abroad, inaalis ho nila yung silt? Di ba? Pag silted na, inuhukay, bakit dito hindi natin gawin? Ha? Ayun. Alam yung dahilan, sabi ko na nga eh. Mas malaki ho ang kita kapag ka nagkasasagawa ng pagtatambak ng mga kalsada. Iyon. Nakaka-diswaya lang eh. Diba? Alright. Sa iba pa natin mga balita, pinagtibay na ho ng iba't ibang mga sanay ng pamahalaan sa pangungunan ng DOJ. Yung pong binuo nilang Implementing Rules and Regulations, IRR, para ho dito sa Anti-Terrorism Act of 2020. Yan ho ay nakalagay kung paano hong maituturing na yung isang particular na krimen ay may uugnay sa terorismo. Ay mas mahal ho. Ha? Anong mas mahal? Mas mataas ho ang ano rito, ang parusa. At po pwede ka nang tawaging terorista, isasala ka sa surveillance at pati yung iyong mga bank accounts ay po pwede i-monitor ng base sa basbas ng hukuman. Di ba? Ganun ho yung mangyayari dyan. Pero isasambit ho yung Implementing Rules and Regulations para ho pag-aralan. Pero yan ho eh okay na. Pero tulad ho ng mga petisyon na ginawa dun ho sa pagpapatibay ng batas, yung anti-terror bill, eh inaasahan nila na marami rin ho papalag once ho na maisa publiko na yung Implementing Rules and Regulations. Ang tabayanan ho ninyo kasi yan ho ilalagay sa mga ano eh major dailies natin with national circulation, para maipakita ko sa publiko kung ano bang mga pagkakamali, paglabag sa batas yung maikukonekta sa act of terrorism. Ayan. Marami hong mga ano dyan, mga yung bang simpleng arson, yung bang simpleng pagiging mapagbatikos mo sa media, ay sa media, sa social media, may tutorial. Tingnan mo natin. Siguro sa ilalabas na IR. Wala pa tayong copy. Tingnan po natin. Ha? Sandali lang, bago tayo magpaalam, Ruel, mag-reduce muna tayo. Sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhinang maruming colon o yung ating malaking bituka. Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa colon. Aba, delikado yan mga idol. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating colon o ating malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion at maglinis ng ating colon. Kung busy naman kayo, tinatamad kumain ng mga prutas at gulay, pwede rin kayong uminom ng iba't ibang juice. Tulad ko, palagi ako umiinom ng red juice. Ang red juice ay mayroong mahigit 30 sangkap. Uulitin ko mga idol, ang red juice ay mayroong mahigit 30 sangkap tulad ng pinya, mansanas, bayabas, green tea, aloe vera, grapes, barley, wheatgrass, ampalaya, lagundi, olive, kamatis, ginseng, sambong, blueberry, cranberry, orange, onion, ginger, garlic at iba pa. Wow! Ang dami naman nun. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom na lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili sa Mercury Drug at iba pang outlets sa buong Pilipinas. Good Morning Inquirer with Ben Macaranas and Ira Panganiban. And with that, maraming salamat sa inyong pagtutok sa nakalipas na muli na isang linggo dito ho sa Good Morning Inquirer Headlines. Looking forward to tayo lahat para ho sa susunod na mga araw pa. Siyempre, enjoy ho natin itong Sabado at Linggo natin. Huwag ho ninyong kalimutang magsimba. Pwede na, pwede tayo magsimba, di ba? O kung hindi man, ipanalangin ho natin ang ating bayan, ang ating kaligtasan. At siyempre, yung pong COVID, sana ay malinis na. Ayan. Okay? Sa ngalan po ni Ira Panganiban at ang buong pwersa ng Radyo Inquirer, DZIQ, 990 AM at Inquirer 990 TV. Ako po si Den Macranas. Happy weekend po sa ating lahat. 10:22 po ang ating oras.
Good Morning Inquirer with Ben Macaranas and Ira Panganiban. News flash na ito ay hatid sa inyo ng La Pasita. La Pasita Graham Cracker Sandwich. Ito ang DZIU 990. Magandang umaga, narito na ang mga balita. Ang Indonesia na muli ang numero uno sa mga bansa sa Asia na may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Ito ay makaraang mahigitan muli ng Indonesia ang total confirmed cases ng COVID-19 sa Pilipinas. Ang Indonesia ay mayroon ngayong 349,150 na total confirmed cases ng COVID-19, habang ang Pilipinas ay mayroong 348,698 na kabuo ang kaso. Ang Indonesia din ang may pinakamaraming aktibong kaso na umabot sa 63,231, habang ang active cases sa Pilipinas ay 48,040 lamang. Sa iba pa ang mga balita, na aresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang isang suspect sa kasong murder sa Marawi City. Kinilala ang suspect na si Michael Estanol na sangkot umano sa pagpatay sa isang Ernesto Remendizo taong 2018. Ayon sa PNP, kasapi ang suspect ng Ibrahim Lanco Salik Kidnap for Ransom Group na nasa likod ng mga aktibidad ng kidnapping sa Lanao at Marawi. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ni Judge Giovanni Alfred Navarro ng RTC Branch 27 ng 12 Judicial Region ng Gingoog City. Maliban sa kasong murder at kidnapping si Estanol, ay sangkot din sa gun for hire at robbery extortion activities sa Gingoog City at mga kalapit na munisipalidad. Dianig ng magnitude 3.1 alindol ang lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon sa FIBOX, ang pagyanigay na itala sa 1 km northeast ng bayan ng President Quirino, 8:56 ng umaga, 27 km ang lalim ng lindol at tektonikang origin. Naitala ang instrumental intensity 1 sa Kiamba, Sarangani. Wala namang inaasahang pinsala bunsod ng nasabing lindol. Umabot na sa mahigit 39.1 million ang naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Batay sa pinakahuling datos, 39,142,318 ang global cases ng COVID-19. Nakapagtala pa ng 388,000 na bagong kaso sa magdamag. Ang US nakapagtala ng mahigit 62,000 na dagdag na mga kaso. Mahigit 60,000 naman ang dagdag na kaso sa India at mahigit 27,000 ang nadagdag sa kaso ng Brazil. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Donna Dominguez para sa Bayang Nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ang news flash na ito ay inihatid sa inyo ng La Pasita. La Pasita Graham Cracker Sandwich. Biro maging super inahin? Di na lang! May B-Meg Premium Super Inahin! Katulong para dami piek, dami gatas! Tibay utupay! Dahil may organic bone builders!
Bakit ang mga mata ko ay nagiging sobrang labo? Hindi ako makakita ng maayos. Kaya upang maalagaan ang iyong mata, mapabuti ang vision degeneration and deterioration while preventing macular lesion, cataract, glaucoma, pati na rin ang pagpapanatili ng pag-functions ng paningin sa malayo at malapit at pag-regulate ng ilaw na pumapasok sa retina. Ang iWell ay isang formula na may comprehensive eye care and improvement ingredients. Kabilang dito ang dalawang major parts. Una ay ang green propolis at GPFs at ang isang ingredients for eye nourishing and antioxidant materials guaranteed to restore your vision quickly. The strongly effective formula that can unclog choroidal capillaries. iWell. Extremely good for eye health. City Shop Asia, making life worth living. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin 'to. Isang paalam.